We are serving a true God, a powerful God. Tunay, totoo, buhay na Diyos ang ating tinanggap at pinaglilingkuran. Kaya we must always be recharged. Kailangan parati tayo punong-puno ng alab. Ang ating pag-asa ay kailangan hindi nakukulimliman ng kalagayan natin. Sabi nga sa banal na kasulatan, ang pagsubok ay panandalian lang. Sandalian. At pagkatapos niyan, ay darating ang pag-asa at kalakasan at pagliligtas ng Panginoon. Well, it wasn't true. I've never seen a pot of gold at the end of the rainbow. But I've got a promise I can hold in the middle of the struggle. Gusto mo maging matatag sa pananampalataya? Gusto ko po. Alam ko po lahat yun ay nais natin. Gusto mo maging matagumpay, mabunga ay yung buhay espiritual? Kapag matagumpay ay yung buhay espiritual, matagumpay din po ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Pag inuna po natin, asikasuhin ang ating spiritual life, lahat po ng aspeto ng ating buhay ay aayusin ng Panginoon. That's why I'm telling you, gaano man tayo kabisi, if you are a student, if you are working, just always reserve a time. Spend time. Be connected to your Creator. Be connected to the Word of God. And be connected to your local church. Yes, I will. I will. I will. I will. Sabi nga po doon, tayo daw po ay binabago ng Panginoon from glory to glory. Minsan kasi ang gusto po natin, ay saka na ako lalapit sa Panginoon, saka na ako magpaparinyo sa Panginoon, magpaparinyo sa Panginoon, pag ako'y mabuti na, pag ako'y mabait na, pag ako'y nagpe-pray na lagi. No, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, run to God, come as you are to Him. Ang gusto po ng Panginoon, in times of our failures, in times of our doubts and fears, walang problema sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon ng ganun. At yun ang opportunity at pagkakataon ng Panginoon para itama tayo at ayusin ang ating buhay. At i-renew at i-restore tayo ng Panginoon. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I said. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Are you ashamed to share the gospel of God? Kinakabahan ka ba mag-share ng word of God sa iyong katrabaho, kayong kaibigan, kayong kamag-anak, kapitbahay? The Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will give us wisdom. Amen? We need to be filled with the Holy Spirit. Para hindi lang tayo, mga believers na nakaupo, upo, labas, upo, labas. We must be doing the purposes of the Lord. Amen? Dapat po ginagawa natin ang kalooban ni Lord. Bakit po? Meron tayong banal na spirito na nagbibigay sa atin ng tapang at talino. Ano ang magpapanatili sa atin ng alab na naka-recharge tayo parati? Yung punong-puno tayo na excitement, kagalakan, pagnanasa, na maglingkod kay Lord, sundin ang kanyang kalooban, makibahagi sa kanyang misyon, sa kanyang mga layunin. Ano? Ang banal na spirito. Wala po iba. Kapag tayo po ay puspos ng banal na spirito, serving the Lord is enjoyable. Serving the Lord is a great thing in your life. At sasabihin mo, you will always thank God for that great salvation you received from God. Because He has given you the privilege to serve Him. They that wait on the Lord
shall renew their strength. They shall mount up on wings like an eagle, and their soar. They shall walk and not get weary. They shall run and not faint. That's what happens when you wait. But the Bible says, but David found strength in the Lord. Lumapit siya sa Panginoon. Sabi ng Biblia, humagulhol lahat yan. Dahil sa kanilang karanasan. At naroon na nakasumpong siya ng kalakasan sa Panginoon. Ano mang sitwasyon ng ating buhay, ay problema man, at mayroong mga pangangailangan, lumapit ka sa Panginoon kahit na gaano kabigat yan, kahit na gaano kaimposible matugunan ang problemang yan. Lumapit ka sa Panginoon, palalakasin ka ng Diyos sapagkat gusto niya mag-minister sa iyo. God. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. Praise God. Welcome po sa gawain ng Diyos dito sa JIL Sampaga Extension Church of Batangas City. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Napanood po natin ngayong umaga yung mga mensahe ng Lord sa atin nung nakaraang buwan at ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. And that was very great. And let's just believe that as God has blessed us the previous month, last July, greater blessings are yet to come this August. Amen? 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 Mag-expect tayo na mas dakila, mas malaki, mas malawa ang gagawin ng Lord sa iyong buhay ngayong August. Hindi totoo po yun, yung mga pamanhiing ina Agosto. Amen? Pinagpapala tayo ng Panginoon. Every month is a blessed month. Amen? Ang bawat buwan ay nilikha ng Panginoon at nandoon sa patang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah! Amen? Gusto ko marinig po ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Let's shout hallelujah! Hallelujah! Praise God! I believe in you. Even greater blessings are yet to come in my life this month of August. In Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Thank God. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na magpuri sa Panginoon. Nung nakaraang buwan, tayo pinuspos ng Panginoon. Ang pagpupuspos po ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Santo Espiritu ay hindi pa napanahon. Ito po ay sa bawat sandali na tayo nagpupuri sa Kanya ng buong puso. The Holy Spirit is more than willing to minister and to fill you even this very morning. Just believe that Jesus is here. Sabihin po natin, Jesus is here. He's going to bless me. He's going to fill me with His mighty presence. Amen. Hallelujah. Let's sing that song. Purihin natin ang Panginoon, Miss Ampa. Hallelujah. Thank you, Lord. You are a magnificent God. Hallelujah. We claim for your magnificence to saturate this very place. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Let's declare. Wonderful. Oh, you are so glorious, Lord. Jesus. Yes, Lord. None other can be compared with you. Magnificent. Declare po natin ang buong puso. Taas po natin ang ating kamay. Sumamba po tayo sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Oh, Spirit of Worship, be upon your people right now. Hallelujah. Oh, Jesus. No other will compare. Lord, magnificent, eternally wonderful, Lord. Sabihin natin sa Panginoon, we are here to worship you, Lord. I love you. Ako'y narito ngayon, umaga upon sambahin ka. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin po natin sa Diyos, nais niya marinig yun mula sa ating mga puso. I worship you. Hallelujah. I worship you.
Sinasabi namin buong puso, maglilingkod kami, magmamahal sa iyo. Ibibigay ang lahat-lahat sa amin sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay nga, O Lord, kami nabubuhay upang sumamba sa iyo. Ikaw ay napakadakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, inabot mo ang bawat isa sa amin upang kami maging mga anak mo, O Diyos. Makatayo sa iyong banal na presensya at magdeklara kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. At ngayong umaga nga, Panginoon, patuloy namin dinideklara, hallelujah, ng buong kalayaan at buong pananampalataya na ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, na minsan pinatunayan mo, Panginoon,
kung paano mo pinatahimik ang bagyo. Ang sabi, Panginoon, ang awit inilagay mo mga bituin sa kani-kanilang mga lugar. In the name of Jesus, how powerful you are, O God. This morning, we acknowledge you as our powerful God. And we bow down before you, for truly you are magnificent, eternally wonderful, so glorious, O God. Punong-puno ng kaluwalhatian. Purihin ka, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy ka, O Diyos, humipon ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Tunay nga ngayong umaga, ang iyong Santo Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, upang kami palakasin, pagtibayin, O Diyos, sa aming relasyon sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa iyo namin, O Diyos, itinatagubilin ang lahat. Itago mo po ako na iyong lingkod. Haleluya. Ikaw lamang ang maparangalan at mataas sa aming kalagitnaan. At salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay narito ngayong umaga upang magpala sa iyong bayan. In Jesus' mighty name, ang kinin po natin ang pagpapala ng Panginoon ngayong umaga. In the name of Jesus, in the name of Jesus, heal the sick this morning. Comfort, O God, the weary. In the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, minister to every need this morning. In Jesus' name. And even, O God, as we lift up our spiritual director, Brother Eddie Villanueva, we join our faith. Hallelujah, upang siya ay panalangin sa iyong trono. Igawad mo nga ang iyong lubos-lubos na pagpapala sa kanyang buhay, sampu ng kanyang buong sambahayan. Maranasan nila, O Lord, ang iyong pagsama. Maranasan nila, O Lord, ang umaapaw na pagpapala mo sa kanilang mga buhay. At patuloy mo, Lord, gamitin ang aming spiritual director, hindi lamang sa buhay ng mga taga-JIL, kundi maging, O Lord, sa buong body of Christ, and even, O Lord, sa lahat ng mga tao na makakahalubilo niya. O Father, in the name of Jesus, continue to bless exceedingly and abundantly our spiritual director. In Jesus' name, bless his health, O God. May he experience your strength every day in his life. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, salamat po. And even this morning, Lord, we claim your mighty presence moving in our midst. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we declare, oh God, that this place is a holy place. And only the Spirit of the Lord is at work in this place. In Jesus' name. In Jesus' name, we declare, oh God, hallelujah, that you are victorious in this place. Hallelujah. We lift up your name, oh God, in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Thank you, Lord, and thank you, Lord. We bless you, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo sa presensya ng Panginoon. Praise God. Ngayon po ay buwan ng August at nabago na po ang ating tema. Ang sabi po ng ating tema, I'm vigilant. Ako'y mapagbantay. No? Praise God. And for this morning, our text is found in 1 Peter chapter 5. Praise the God. Eight, nine, and 10. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while,
will restore, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na sa banal na presensya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise God. Ngitian nga po natin yung ating katabi. Praise God. I would like to call on the attention yung uma-attend po ng seminar, ng Bible class doon kay Pastor. Pwede na po kayong pumunta po doon sa room. Lahat po tayo ay dadaan dyan sa seminar na yan para po lalong tumibay ang ating pananampalataya, no? Napagpasyahan po namin ni Pastor na talaga pong ito na po ang panahon para maging matibay po ang ating pananampalataya at pagkakilala kay Lord. Kaya we believe na yung not really indoctrination, kundi mga teachings na very basic, dapat talaga natin maunawaan ang gusto. Praise God, welcome po. Sino po yung first timer ngayon lang? Ngayon lang po. Nanambahan. Praise God. Meron po dito mga seats in front. Those who are at the back can occupy the seats in front. Praise God. Nais ko pong basahin muli yon sa wikang Tagalog. Yung ating pong teksto ngayong umaga. Thank you, Lord. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umuungal na naghahanap ng malalapa. Patatatagin ninyo ang pananampalataya nyo sa Diyos at labanan nyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Verse 10, maikling panahon na lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay nyo at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Panginoon. Napakaganda pong encouragement sa atin. This morning, our theme is about I'm vigilant. Ang aking pong title, always be vigilant. No? Ano ba ibig sabihin ng vigilant? Ang ibig po sabihin ng vigilant ay, ang sabi po, mapagbantay sa posibleng panganib o kahirapan. No? Sinasabi na balalang kasulatan, ini-encourage tayo na maging mapagbantay kasi meron darating o maaaring dumating na kahirapan, difficulties, or danger. Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, ang sabi po natin, tayo po'y anak ng Diyos. Pero, kahit na po tayo anak ng Diyos, isang katotohanan po ang nais kong ibigay ngayong umaga. That we have an enemy. Hindi ang iyong kapatid, hindi ang iyong kapitbahay, o sino pa man. We have an enemy. And the enemy is Satan and his cohorts. Si Satanas at ang kanyang mga alipores ang ating kalaban. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa ngayon, si Satanas ay patuloy na gumagawa sa daigdig na to. At mawawala lamang siya kapag dumating na po, sabi dyan, ang Panginoon at kukuhain ang kanyang mga hinira. At sa piling ng Panginoon, wala na po tayo doon kaaway. Pero habang narito po tayo sa daigdig, let's always understand, every morning,
every moment of our lives, we are at war. Nakikipagyera po tayo. We are in a warfare with the enemy. At napakahalaga na makilala natin ang ating kaaway. Mahirap kasi makipaglaban pag di mo kilala ang iyong kaaway. Di ba po? Eh, para kang susuntok sa hangin. Makikipagbaka ka na hindi mo alam ang iyong kaaway. And the Bible describes the enemy so clearly. Una't higit, spiritual warfare is always a part of our spiritual life. Tandaan po natin yan. Hindi ka makakaalis sa daigdig na to bilang anak ng Diyos na hindi ka nakikipag-away sa gawa ni Satanas. Especially kapag ikaw ay matapat na naglilingkod sa Panginoon at nagliliwanag kang tunay for the glory of God, tiyak na hindi matatagalan, parati kang hahanapin ang iyong kaaway. Hahantingin ka parati ng iyong kaaway. At ang sabi diyan sa ating binasa, siya ay parang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. Yan po ang trabaho ni Satanas. Hindi po siya nagpapahinga. Kung ang anak ng Diyos ay natutulog, ang diablo po hindi natutulog. Tandaan po natin yan. Ang diablo po hindi nagpapahinga. Patuloy siya naghahanap ng opportunity na tayo ay maisahan niya. Kaya nga sabi diyan, I should be always vigilant, being careful, watchful for the possibility of the coming danger and difficulties. We have an enemy. Ang sabi po doon sa Ephesians 2. Basahin po natin, Ephesians 2 verses 2 and 3. In which you used to live when you followed the ways of this world. Nung wala pa po tayo sa Panginoon, parating nakaka-score sa atin ang diablo, nakakaisa. No? Minsan, naiimbitahan tayo sa mga gawain hindi kalugod-lugod kay Lord. Pag ganon, tuwan-tuwa ang demonyo. Sabi dyan, which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air. Sila yung namamahala sa pamunuan, sabi dyan, sa kaharian ng kadiliman. May pamunuan din po sila. May hierarchy rin po sila. May mga general din. No? Kaya ang sabi dyan, nung wala pa po tayo sa Panginoon, minsan naiisahan tayo ni Lord. Ni Satanas. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat yun ang gawa ng demonyo. Nakakagive in tayo sa tukso. No? And the spirit who is now at work in those who are disobedient. Yun daw kaaway natin ay yung espiritu ni Satanas na gumagawa doon sa mga taong maswayin sa Panginoon. Kaya pag ang isang tao ay masuwayin sa Panginoon, nabasa ang salita ng Diyos, pero hindi pinapakinggan, at ang kanya pa rin ang sinusunod, naiisahan siya ng kaaway. At ang kaaway ay nagtatagumpay. At work, gumagawa daw yun. Kanino? Sa mga taong masuwayin. Walang panahon magbasa ng Biblia. Walang panahon manalangin. Walang panahon para dumalo sa gawain ng Panginoon. Wala ang mga bagay na espiritual. Tang sabi dyan, yan ang mga hinahanap na ground ng kaaway upang ikaw ay maisahan at makagawa sila ng kanilang plan. Sa Ephesians 6:12, sabi dyan, sila ay pamunuan, pamahalaan, powers of this dark world. We do not see them,
They are spirit. Espiritu rin sila. Na minsan gumagamit ng tao upang ikaw ay matukso at gumawa ng kasalanan. Spirits. In this dark world. At meron din silang kaharian. Sabi doon sa 1 John 2:15-16, ang Espiritu ng Panginoon ay narito sa daigdig. Ang Espiritu ng Diablo ay narito sa daigdig. No? Kaya sabi ng 1 John, huwag mong mamahalin ang daigdig na ito. Sapagkat pag minahal mo ang daigdig na to, ikaw ay kaaway ng Panginoon. Loving the world is enmity with God. Bakit? Ano ba yung narito sa daigdig? Kayabangan, pita ng laman, pita ng mata. Yan ang narito sa daigdig. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, huwag mong mahalin, huwag mong ibigin ang sistema ng daigdig na to. Kung hindi, magiging tagasunod ka ng kaaway. Sapagkat ang narito sa daigdig ay puro gawa ng kaaway. Pita ng laman. Mga panoorin hindi maganda. Pita ng mata. Mga bagay na akala mo'y maganda, subalit ang dulo pala ay hatid kapahamakan. Kayabangan sa buhay. Na walang ibang pinagmamalaki, kundi ang kanyang sarili, ang kanyang kayang gawin. Pag ganun po ang ating mga attitude, naiisahan po tayo ng kaaway. Hindi po sa Panginoon yun. Hallelujah! Kaya sabi, don't love this world. Because when you love this world, you become an enemy of the Lord. Ayaw po natin maging kaaway ng Diyos. Amen. Amen po. Gusto natin kakampi parati kapanalig ng Panginoon. Ang dapat kaaway po natin ay si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya we have a battle every day. Every day we have to face a battle. Kaya araw-araw po sinasabihan tayo maging mapagbantay. Huwag kang tutulog-tulog. Sabi niya, be awake, be alert. Maging gising ka. Buksan mo ang iba pong meaning ng vigilant. Awake, widely awake. Yung gising na gising ka at tinitingnan mo ang mga gawa. Observant ka. Maging discerning ka by the power of the Holy Spirit. Mapag-alam mo sa tao kung ano ang kapangyarihang kumikilos sa kanya. At ano ba ang intensyon nitong diablo na ito, itong enemy na to? Sabi diyan, sa John 10:10, napakalinaw po nang sabi, yung Diablo daw ay pumarito. Saan ba nag-umpisa yung Diablo? Doon po. Noong una, ang devil po nag-umpisa nung si Lucifer ay nag-alyansa sa Panginoon kasama ang kanyang mga kasamahang ibang anghel. No? Nung itinaas nila ang kanilang sarili, gusto nilang higitan ng Panginoon. At tapos makita natin, ang Diablo doon sa Garden ng Eden, nung tinukso nila ang ating unang mga magulang, si Adan at Eva, sila ay nagtagumpay doon. At simula noon, ang Diablo ay namamayagpag dito sa daigdig na to. Isa lang ang layunin ng demonyo. Isa lang ang layunin ng Diablo. Sabi diyan, magnakaw, sumira, at pumatay. Sirain ang iyong pamilya. Sirain ang iyong kalusugan. Sirain ang iyong mga pangarap sa buhay upang ang iyong buhay may walang direksyon.
ma-discourage ka, mawalan ka ng direksyon sa buhay, ma-depress ka, and ultimately, ang iba nagpapakamatay. And that is the objective of the enemy. Yan ang misyon ng demonyo. Yan ang ginagawa ng kaaway. At tayo, ay hindi tayo exempted. Tayo, ang mga anak nga ng Diyos, ang pinupuntirya niyan, kasi gusto niya ibalik doon sa kanyang kaharian. But we say, no way! Amen? Wala na! Tayo na ay sa Panginoon. Amen? Hindi na muli tayo makukuha ng demonyo. And so we must be vigilant upang mapanatili natin ang ating katatayuan, ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kailangan tayo ay mapagbantay. Mapagbantay, widely awake, discerning, observant, perceptive, mapag-unawa sa mga kalakaran at sa mga gawi ng mga tao. Christian vigilance. Awake, alert. Parati kang naka-look out. Parati kang mausisa. Ano ba itong gagawin ko? Kalugod-lugod ba ito kay Lord? Kalooban ba ito ng Panginoon? Itong sasamahan kong kumpari ko. Saan ba ako dadalhin ito ng aking pakikipagbarkada sa Kanya? Itong aking mga kabarkads, saan mauuwi ang aking pakikipag-ugnayan sa Kanila? Ako ba'y titibay sa Panginoon o mapapalayo sa Panginoon? Ako ba'y makakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? May iimpluwensyahan ba ako nito? Ng mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Kung may iimpluwensyahan ka, get out from the company of those people. We have an enemy. Dapat po, maunawaan po natin yan. Kaya po, ang Kristiyanong buhay ay hindi po patulog-tulog. It is an active life. It is a warfare life. Pakikipagbaka. And I have here four things to do. Apat na bagay upang gawin natin nang sa ganon napapanatili tayo mapagbantay at hindi tayo nagigive in sa anumang tukso at pakanan ng demonyo. Number one, surrender completely your life to God. Wala kang ititira. Lahat-lahat sa ating buhay ay dapat isuko natin sa Panginoon. Lahat ng aspeto sa ating buhay ay dapat mapamahalaan ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga natin noon last week, you must be filled with the Holy Spirit. The only way for our lives to be fully surrendered to God is to be filled with the Holy Spirit. Isa lang ang paraan upang ang ating buhay ay patuloy na masakop, mapangunahan ng Panginoon, ay yun ay mapuspos tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes! There's no other way. Wisdom, matalino ka? Kaya mong pahindian ang mga alok ng kaaway? No. May mga panahon, ang wisdom natin ay limitado. At ang nananaig ay yung ating makalamang nais. Subalit kapag tayo puspos ng banal na Espiritu, ang maririnig natin, ang madadama natin, ay yung sinasabi at ang akay ng Santo Espiritu na tiyak kalooban ng Panginoon. Fully surrender your life to God. Sabi po sa James 4:7, hallelujah. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Kahit na anong rebuke mo sa diablo, in Jesus' name, palayain mo ako sa bisyong ito kapag ang buhay mo hindi mo sinusuko sa Panginoon ng lubusan. Hindi po katatantanan ng kaaway. Ang sabi, ang una mong dapat gawin, ang dapat natin unang gawin ay magpasakop
sa Panginoon. And then, ang sabi po, submit to God and resist the devil. Labanan mo ang Diablo at siya ay tatakas. Hindi mauuna yung lumaban ka sa Diablo bago ka sumuko ng buhay kay Lord. Walang effect yon. Ang kailangan muna po ay suko muna natin ang ating buhay sa Panginoon. Pag sinuko po natin ang ating buhay sa Panginoon, taglay natin ang kapangyarihan ng Panginoon. And so we can resist the devil and the devil will flee from you. Kaya nga, di ba po, may mga instances, minsan mananampalataya, rebuke, pinapalayas ang demonyo, ang tanong, ang buhay mo ba ay nakasuko sa Panginoon? Wala po kasi tayong power na sarili upang palayasin ang demonyo. Ang Lord lang ang may kapangyarihan upang palayasin ang demonyo. At yung kapangyarihan yun ay isa sa atin kapag ang ating buhay ay tunay na nakasuko sa Panginoon. Amen. Amen po. Yes, palakpakan po natin ang Lord. Yes. We can only have the power of God as far as we submit our lives. Kaya yung laki ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin ay nakadepende doon sa gaano natin isinuko ang ating buhay kay Lord. We have the power to resist. Sabi niyan, ang Diablo ay lalayas. Bakit? He could not stand in the power of God. Hindi niya kayang tumindig sa kapangyarihan ng Panginoon. And in the name of Jesus, lahat ng kapangyarihan ng demonyo ay luluhod. Sabi nga ng awit, every knee shall bow and confess and believe that, declare that Jesus is Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. And then po, how do we surrender our lives to God? Sabi po doon sa verse 8 ng James 4, come near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Panginoon. Meron kang problema? Nangangamba ka? Mayroon kang bagay sa buhay mo na gusto mong alisin? Hindi mo kayang alisin, marahil maling pag-uugali, katamaran, hindi mo mapaglabanan, o spending so much time sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, so much time in watching movies that are not good, isuko mo ngayon buhay sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Come near to God and He will draw near to you. Kaya surrender our lives. Pangalawa po, give no opportunity to the devil. Pag ikaw ay mapagbantay, di ba po, pag ikaw ay watchful, isang bagay na papalapit pa lang, alam mo na yun. Anino pa lang yan, alam mo yun. Kung yun ay mabait, okay, sa'yo hindi. Sabi niya, give no opportunity. Huwag kang magbibigay ng oportunidad sa Diablo upang siya ay makagawa sa iyong buhay. Ano bang mga opportunity na nakakagawa ang demonyo sa ating buhay? Minsan po, kapag malungkot po tayo, nakakagawa po ang demonyo. Pag ikaw ay malungkot, sinasabi minsan ng Panginoon, ng Diablo sa iyo, okay, kita mo? Papakita niya yung mga bagay sa buhay mo. Hanggang magkakaroon ka ng self-pity. Tapos mamaya, madi-discourage ka na. Mamaya, pag na-discourage ka na, hindi mo na alam. Sasabihin mo na, sige na nga, bahala na. Nawalan ka na ng pananampalataya. Give no opportunity to the devil. Sabi diyan sa Ephesians 4:27, pag ikaw ay galit, yan din ay opportunity minsan ng demonyo para siya'y makagawa. Di ba pag galit na galit ka, minsan nakakapagsalita ka ng lampas? Pag galit na galit ka, minsan
nakakagamit ka ng force, makakasampal ka, makakagawa ka ng mga bagay na hindi dapat. Sabi diyan, be angry and sin not. Magalit ka daw pero huwag ka magkasala. Ang ibig sabihin nun, controlled. Pagtingin mo, hindi mo na makokontrol ay yung sarili, maganda siguro yung maglakad-lakad ka muna sa labas para maalis yung galit mo. Kasi pag pinagbigyan mo ng gusto yung galit mo, baka kung saan, mauwi. Amen? Pag galit na galit ka, minsan yung mga sinasabi natin, hindi na nare-register sa mind. Labas na lang ng labas sa bibig. Kaya sabi niyan, be angry and sin not. Don't let the sun goes down with anger in your heart. Sabi sa Ephesians. Huwag mong hayaan lumubog ang araw na ang galit mo ay nasa iyong puso. Minsan po, pag halimbawa po, nabigo ka, disappointed ka, kailangan tumindig ka kaagad. Huwag mong aalagaan yung disappointment mo yun. Kasi maraming isisiksik ang demonyo sa'yo. Sabi, okay, tamo na, wala ka talagang binatbag. O, kaya, you fail. Huwag mong kakalimutan ang pangako ng Panginoon na ang anak ng Diyos ay parati na sa parada ng tagumpay. Amen? Amen? Kahit na ano man ang mangyari, no? Ang sabi ni Lord, through me, you will be victorious. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful. He won't allow us to be tempted beyond our capability. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Natural na daw yung mga pagsubok. Kaya kung tayo dinadaanan ng problema, natural na yan. There's nothing new about it. Pag meron po tayong mga problema, mga tiisin sa buhay, marami na pong taong pinagdaanan yan at nagtagumpay. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong umaga, meron kang pag-asa sa Panginoon. Ang sinasabi ni Lord, sa pagsubok na yan, sapat ang biyaya ng Panginoon upang malampasan mo yan, mapagtagumpayan mo yung pagsubok na yan, gaano man katindi sa tingin mo yon. Ang salita ng Panginoon ang panghawakan po natin. Praise God! Hallelujah! So, wag po natin. Halimbawa po, di ba pag maulan po, masarap matulog. At minsan, tinatamad ka na mag-pray. Tumindig ka. Pagka na, iba kasi, halimbawa, hihiga na lang, magpe-pray na lang ako, habang nakahiga, mamaya tulog na yun. Huwag natin bigyan ng opportunity ang kaaway. Tumindig ka. O kaya maghilamos ka para magising ka at mag-pray ka. Kasi pag hindi natin gagawaan ng paraan yun, lilipas ang umaga, hindi ka na nakapag-pray. Mamaya, sasabi mo, magpe-pray ka mamaya, ay, ang dami mo nang gagawin. Dami mo na nakita, maglalaba ka, maglilinis ka, papasok ka sa officer, gagawa ka ng module mo. Hindi ka na makakapag-pray. Kasi binigyan mo ng pagkakataon, kaaway. Kaya, kailangan mapagbantay tayo para hindi tayo naiisahan ng demonyo. Disciplined life is necessary. Ang disiplinadong buhay ay kinakailangan para tayo ay hindi maisahan ng kaaway. And thirdly, have a vigilant mindset. Have a vigilant mindset. 1 Peter 1:13.
Kailangan po yung mind natin, hindi idle. Ano ba yung idle? Yung wala lang, walang iniisip, walang ano. Idle mind is the seat of the devil. Yan po ang tandaan natin. Kapag ang ating isip po ay hindi puno ng salita ng Diyos at pangako ng Panginoon, idle mind, at kung ano-ano ating mga inisip, that is the seat of the devil. Diyan gumagawa ang kaaway. Sabi diyan, kailangan daw po to be vigilant, we must have a vigilant mindset. Therefore, prepare your mind. Sabihin po natin, prepare. Sabihin po natin malakas, prepare. Prepare your minds for action. Ibig sabihin, hindi yung para ba nalalata ka, parang nakatingin ka sa kawalan. Ang mind po natin dapat alerto, gising na gising, handa sa anumang nararapat na hakbang, anuman ang makita natin sa harap. Kung siya ay tukso't kasalanan, pag ginaka-prepare yun, madidetermine agad natin yun na hindi sa Panginoon. Eh pero kapag ang mind mo ay para bang idle, walang ano, wala sa wisyo, yun, sabi nila, hindi mo madidetect yun. Kaya nandiyan na minsan yung kaaway, ha? Sabi ng aking kakilala nung ako ay dalaga pa, may nag-share doong lalaki sa church, sabi niya daw, ayaw niya na daw uminom. I mean, pumupunto daw yung mga barkada, hindi niya daw matanggihan. Tapos, sabi niya, sige, basta hindi kayo magiinuman, ha? Tapos mamaya, nandun na, nasa sa bahay na, maya-maya, nandun na yung alak. Eh, hindi na daw niya mapahintihan. Ano po ang ano doon? Kulang sa mindset vigilance. Dapat yon, alam mo mga kabarkada yon. Salita ka kaagad sa iyong sarili o kaysa kanina. Wala tayong inuman. Praise God. Deklarado agad. Alam mo na yung action. At pag kumoper, alam mo na yung action. Kaya nag-give in din siya. Yun po eh. Yung may opportunity, nakakapasok ang kaaway. Unti-unti. Ang kaaway po, hindi po yan biglaan. Unti-unti yan. Ang kasalanan kasi po, pag pumasok sa isang tao, hindi po yan yung bigla, nandyan agad, hindi po. Minsan ay patikim-tikim muna. Pabarkada-barkada muna. Mamaya sabi nila, ay may pupuntahan lang tayo. Manonood tayo ng ano, ganitong movie, maganda. Susunod, mga susunod na mga movie, ay nasarapan na sa panonood at sa company. Kung ano-ano na, mga obscene movies, mga malalaswang pelikula. Una muna, ay pahapyaw muna. Susunod noon, buo na. Ganun eh. Ang kaaway po ay tuso. Pero no way, we have the Spirit of the Lord to discern and to understand. Have a vigilant mindset, prepare your mind for action. At hindi tayo makakapag-prepare ng mind natin, hindi magiging maayos ang ating pag-iisip, at hindi magiging matalino ang ating pagpapasya kapag wala tayong self-control. Napakahalaga po sa ating mga anak ng Diyos ang ma-develop ang self-control. Pagpipigil sa sarili. Alam natin, hindi maganda. Pumunta ka na lang, gumawa ka na lang ng ibang bagay. Keep yourself busy to something that is fruitful. Kasi minsan pag wala tayong ginagawa, yan ang panahon ng demonyo. Upang maghasik ng mga kaisipan at gawain na hindi maganda kasi wala tayong ginagawa. When we are busy doing the kingdom of God, kapag busy ka, nagbabasa ka kaya ng Bible o mga bagay na kapakipakinabang, nandun ka sa gawain ni Lord, walang lugar ang kaaway. At ang sabi yan, parati tayo umasa sa biyaya ng Panginoon. Kasi po,
sa sarili natin, hindi po natin kaya. Pag sa ating lakas po, hindi po tayo Superman. Kahit nga si Superman, limitado pa rin eh. And lastly po, na dapat natin gawin to have a Christian vigilance, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. The greatest weapon that we have is prayer. Sabi po sa panalangin na ihahanda tayo sa darating at napapanatag tayo sa hinaharap. Kapag tayo po ay puno ng panalangin, yung ating pong puso at isip ay naka-tune in sa Panginoon. Kaya anuman yung sitwasyon ngayon, punong-puno ka ng pasasalamat at hindi reklamo. At punong-puno ka ng pag-asa sa hinaharap kapag tayo ay puno ng panalangin. Pag ang ating buhay po ay punong-puno ng panalangin, yung alertness natin ay naroon. Kaya kahit na ano ang dumating, kasi prayed up ka parati, andoon yung kapangyarihan at wisdom ni Lord para i-lead ka sa tamang desisyon. Ang problema kasi, minsan, karamihan, minsan sa mga mananampalataya, nananalangin lang kapag matindi na yung problema. Kapag walang problema, when everything is okay, ay okay rin siya. Pag ganun-ganun lang, easygoing lang ang kanyang buhay. Hindi po. We have to pray without ceasing. It must be a lifestyle for you and for me. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating ginagawa, maganda po parati tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Lalo tigit kung meron kang mga dalahin sa buhay. Pero wag nawa tayo nananalangin lamang kapag meron tayong pangangailangan at problema sa buhay. Kasi kailangan yun. Pag tayo po ay punong-puno ng panalangin, yung Espiritu ng Panginoon, it sharpens. No? Nakakapagpatalas ng ating pangunawa sa mga bagay-bagay at sa sitwasyon. Napapatalas yung ating understanding of things. Kaya, minsan, ang isang tao, alam mo, ang believer, pumunta sa iyo, hindi pa siya nagsasalita. More or less, you have already the idea what she will tell you. Kasi napapatalas ang anong muno ni mindset. When we pray, we often talk to God, parati tayo nakikipag-usap sa Panginoon, hindi ka nagigitla sa anumang problemang dumating. Kasi yung prayer po naghahanda sa ating puso. Kaya pag dumating yung problema o bagyo ng buhay, parang yes, problem. Pero alam mo, hindi ka nasasyak. Yung nagigitla ka, natataranta. Bakit? Kasi yung espiritu mo, haye, nakatono sa Panginoon eh. Alam mo agad, minsan may magsasabi sa iyo, inihanda na ako ng Panginoon sa bagay na yun. That's true. Bago pa dumating, kasi ang sabi po dyan, ang banal na spirito daw ay inihahanda tayo sa mga bagay na darating. Kaya hindi tayo nasasyak, nadi-discourage, nadi-depress. Ay, nabalitaan mo, ang pandemic daw, hanggang 2000, sabi yan nila, 30. Okay. Hindi, ha? Naku, paano na kami? When you are prayed up, full of prayer to God, alam mo kung paano harapin ang mga sitwasyon. Praise God. At saka, pinaaalam ng banal na spirito minsan bago pa dumating ang isang bagay. Just a short testimony. Noong ang tatay ko po ay kinuha ng Panginoon,
may sinabi na po sa akin ng Panginoon. Ako po'y papunta ng San Lazaro, naririnig ko sa aking tinga, what if I'm going to take him today? Sabi ko na lang, Lord, bahala ka, strengthen me. Eh, totoo nga. Kaya nung na kinuha po ng Lord ang aking father, ang mother ko, siyempre, medyo shock. Ako po lahat ang nagdi-desisyon. Dahil, para bang yung presence of mind, kung paano ang gagawin or what. Kasi ganun po ang banal na spirito. We have to pray. Amen? Yan po ang dapat buhay ng mga Kristiyano para tayo po ay nagiging mapagbantay. Mga minamahal, sabi diyan, pray. We must be devoted in our prayer. And as we pray, pag tayo po ay devoted sa ating prayer life, tayo po ay punong-puno ng pasasalamat. Tayo po ay punong-puno ng pag-asa. Kahit na may problema, kahit na ano pa ang di mangyari, okay lang. You know, deep in your heart, God is in control and you are safe and secured in the Lord. Ikaw ay ligtas at nasa maayos na kalagayan sapagkat kasama mo ang Panginoon. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Gusto ko pong magwakas dito sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 3. Second Corinthians, verses 4 and 3. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Tayo daw po ay nakikipagbaka sa demonyo. Subalit ang ating armas ay hindi galing sa daigdig na ito. At sabi dyan, ang ating daw armas upang idemolis, sirain, wasakin ang lahat ng gawa ng demonyo ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen! By ourselves, we don't have the power, but we have the Holy Spirit. We have the power of God to demolish. Ganda ng term na ginamit ni Paul. Pag sinabi pong demolish, ay talagang wala pong ititira yun. Nakakita po kayo ng demolition? When I was a child, may nagkaroon doon sa amin lugar, malapit doon, ng demolisyon. Ay talaga wala pong nakatindig na bahay, lahat wasak. To demolish, sabi dyan, strongholds, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng puwersa ng demonyo, ay kayang wasakin ang kapangyarihan ng Panginoon. Praise God. And verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Praise God. Alam niyo po, sabi ni Apostle Paul, malalabanan natin ang gawa lahat ng demonyo. Mga pangangatwiran, mga pilosopiya na hindi ayon sa Panginoon. Mga faith, o sabihin nilang quote-unquote, na hindi tama sa kalooban ng Panginoon, mga kaalaman na makamundo, kaya natin gapiin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. At ang sabi, to subject them, no? Ipalagay sa ilalim, ipailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Amen. Kaya nga, minsan ano, makakita tayo kung paano ang pusakal na kriminal, ha? Naging anak ng Diyos. And that is through the power of God. Meron po akong pinsan, parati nang dinala sa juvenile delinquency ng aking tiyahin dahil namumroblema sa kanya. Gumagawa parati na asunto. But praise God, nung nakakilala siya sa Panginoon, binago ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang pangangatwiran, ang kanyang pananaw, ang kanyang taste, binago ng Panginoon. Lahat ng gawa ng demonyo,
winasak ng Panginoon. Mga minamahal, inalis na po tayo ng Panginoon sa buhay na kontrolado at pinagharian ng kaaway. Subalit minsan po, mahina tayo. Nagkukulang tayo. Kaya minsan, nakakapa, iskor-iskor, paminsan-minsan, ang demonyo sa ating buhay. Ngayong umaga, sinasabi ng Panginoon, you and I must be vigilant. Maging mapagbantay tayo. Huwag natin hayaan, no? Na tayo ay maisahan ng kaaway. Panghawakan natin yung kaligtasan ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. Sabi niya, be strong in the power of His might. Magpakalakas daw tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen po? We need the power of God. Kailangan magpakalakas tayo sa kapangyarihan ng Panginoon upang lahat ng gawa ng kaaway ay mapagtagumpayan natin. The only way, kailangan tayo ay vigilant parati tayong mapagbantay sa ating buhay pananampalataya. At huwag nating pabayaan ang ating relasyon sa Panginoon. We must be vigilant for us to be ready for eternity. Pag hindi tayo maging mapagbantay, makakagawa ang kaaway at muling maghahari siya sa ating buhay at hindi tayo magiging ready sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, ang hamon po sa atin ngayong umaga, maging mapagbantay tayo. Sabi po, ang sabi dyan, hallelujah, isuko natin ang lubos ang ating buhay sa Panginoon. Walang ititira, lahat ng aspeto po ng ating buhay. Ating personal na buhay, emotional aspect, social life natin, yung social life natin, yung ating pakikihalubilo, interest natin sa Panginoon. Our finances, interest natin sa Panginoon. Lahat, surrender our lives to God. And then we can resist the devil and he will flee from us. Next po, maging mapagbantay tayo. Give no opportunity to the devil. At magkaroon tayo ng vigilant mindset. Handa parati sundin ang kalooban ng Panginoon. Handa parati. Yung parati tayong ready. Hindi lang yung, ay, hindi muna ako ngayon. Ano, saka na lang gagawin ko yung kalooban ni Lord. Dapat po, nandun parati yung readiness natin na paluguran ng Panginoon. Gawin yung nais niya. And sa pagnanasa natin na magawa parati ang kanyang kalooban, we must have always that self-control. Hallelujah. And then, pray. Unceasingly. Without ceasing. Ibig sabihin, manalangin ang walang patid. At ang pangako ng Panginoon, hallelujah, sabi po, thank God. Romans 8:37, we are more than conquerors through Christ who loved us. Higit pa daw tayo sa mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagmahal sa atin. Praise God. Isipin niyo po, napakadakila ng pag-ibig ni Lord. Kaya hindi basta-basta na iiwanan tayo at pababayaan ni Lord. Kapag ikaw ay nagsuko ng buhay kay Lord, nandun parati yung biyaya niya at grasya ang sa atin ayong naninindigan ba tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Binabantayan ba natin ang ating buhay espiritual. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Nanunubalik. Praise God. Kailangan po mga minamahal ngayong mahaga, magpasya tayo na parating yakapin ang katwiran at kalooban ng Panginoon.
parating sariwain natin sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung nag-udyok sa Panginoon upang siya'y bumaba? Mula sa kalangitan, He left glory. He left heaven because He loves you and He loves me. Nang sa ganun, maging anak niya tayo, magkaroon ng kapangyarihan, makapamuhay dito na may katagumpayan, may kapangyarihan upang gapiin ang lahat ng gawa ng kaaway, tukso, kasalanan sa ating buhay. Ibinigay ni Lord lahat yun sa atin. Kaya ang sinasabi na lang sa atin, maging mapagbantay tayo. Draw near to God. Draw near to God and He will draw near to us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh. Yes, Lord. Ang iyong pagtanggap, hinahanap, ang iyong katwiran, yinayakap, Lord, ang iyong kalooban, nanunumbali, yes, Lord, oh God, this is our decision this morning. Hallelujah. Ang iyong katwiran. Iyakap pa iyong kalooban. Oh, iyong paglingkod. Umawit po tayo sa pano na buong puso. Yakap, Lord, ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord. Ngayong umaga, sandaling tingnan natin ang ating buhay. Kung sa ating pagtingin sa ating buhay, may mga bagay pa sa ating buhay na hindi pa natin lubusang naisusuko sa Panginoon. Ito ang oras upang lahat-lahat sa ating buhay ay pagkatiwala natin sa Kanya. At magtunay na magpasya tayo. Sabihin natin, Lord, ngayong umaga, nais kong yakapin ang iyong katwiran. Nais kong sundin ang iyong kalooban. Maghari kang lubos sa aking buhay, sa aking puso, Panginoon. Gusto kong maging handa ko sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Awitin po natin ito na nandun ang ating panalangin. Hallelujah. Nanunumbalik. Yes, Lord, lumapit tayo sa pag-ibig. Bali sa iyong paglingkod, inadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong
manunumbal. Manunumbal. Yes, Lord, ikaw. Sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwina. Yes, Lord. Niyayakap ang iyong kalooban. Aming makapangyarihang Diyos, sa pangalan na yung bugtong na anak na si Jesus, nakikita mo po ang buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Ano man, O Diyos, ang mga pagkukulang ng bawat anak mo ngayong umaga, ang bawat isa ay nagpapasya na lalong lumapit sa iyo, Panginoon. Lumalapit sa iyo, Panginoon. At sinasabi mula sa araw na ito, Panginoon, buong pusong yayakapin ang iyong katwiran, buong pagmamahal na susundin ang iyong kalooban. Hindi bibigyan ng daan o pagkakataon ng kaaway sa kanilang mga buhay. Nagsasabi ang bawat anak mo ngayong umaga, Panginoon, maghari kang lubos sa kanilang mga buhay. Maghari kang lubos sa kanilang mga puso. At sa biyaya mo, Panginoon, ang bawat isa ay gagawin mo pong mapagbantay sa kanilang buhay espirituwal. Lord, ikaw nga'y muling babalik. Tulungan mo po ang bawat anak mo na mapanatiling mapagbantay sa buhay Kristiyano nila. Nang sa ganoon, Panginoon, madatnan mo ang bawat isa. Banal, handang humarap sa iyo, mukhaan sa mukhaan. Panginoon, dinideklara namin na ang diablong kaaway ay lubusang walang lugar sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus, and He will never, never have a part in the lives of your children. In Jesus' name, we declare, O God, the complete defeat of the enemy upon the lives of your children. As you have said, Lord, you have put the devil under our feet, O God, and you have made us victorious, conqueror, through our Lord Jesus Christ, who love us. Salamat, salamat, Panginoon, sapagkat ang tagumpay, Panginoon, na pinagkalob mo sa amin ay patuloy at patuloy namin na panghahawakan habang kami ay nabubuhay
at sumusunod sa iyo sa buhay na ito. In the name of Jesus, continue, Lord, to strengthen your people. And Lord, from this day on, O God, hayaan mo po, Panginoon. Keep your children awake, alert, O God, and truly, Lord, vigilant. In the name of Jesus, for your honor and for your glory, they are victorious. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin malakas ang Panginoon. Praise the Lord. Thank God. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng Panginoon.